Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Lunes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Instax Mini BTS Butter Version. Narito na ang pinakabagong Instax Mini ng Fujifilm, ang BTS Butter Version. Mabibili na ang limited edition butter ng Instax Mini sa official Instagram page ng Instax na www.instagram.com/FujifilmInstaxME. At narito ang lima sa aming mga trending na balita. No quarantine rule sa Pilipinas. May basbas na mga health experts ayon sa Department of Tourism, UAE, na intercept ang ballistic missile ng mga Houthi rebels. COVID-19 cases sa Pilipinas, tinatayang bababa na sa pre-surge levels sa February 2022. Baguio, magsasagawa ng booster shot vaccination drive contra COVID-19 para sa mga turista. Sinigang, tinanghal bilang best soup in the world ng Taste Atlas. At para sa mga detalye, dinepensahan ng Department of Tourism ang desisyon ng Interagency Task Force na tanggalin na ang quarantine requirements para sa mga pauwing mga Pilipino. Ayon kay DOT Secretary Berna Romulo Puyat, ligtas ang pagpapauwi sa mga fully vaccinated na mga Pinoy basta't may negative RT-PCR test results sila sa nakalipas na 48 oras. Ang naturang no quarantine rule na may basbas ng mga health experts ay inaasahang magsisimula na mula February 1. Samantala, hinayag ng Ministry of Defense ng UAE na naging matagumpay ito sa pag-intercept ng isang ballistic missile mula sa Houthi rebel group nitong madaling araw ng January 31. Ayon sa mga otoridad, walang namatay o nasugatan sa naturang pag-atake at ang mga fragments ng ballistic missile ay lumagpak sa labas ng mga populated areas ng bansa. Sinisigurado naman ng Ministry of Defense na handa ang UAE para maprotektahan ang lahat ng mga residente. At para sa detalye ng iba pa mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. Sa ngalan ng Dubai Headquarters at Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.